Daylight saving time, nag-a-adjust pa rin ako ng tulog. Hindi ako nakatulog nitong mga nakaraang araw. Medyo nag-a-adjust pa ako at nagugulat ako na napaka-advance na ng oras. For today's video, mag-share po ako ng 5 lessons na aming natutunan at ginawa na nakatulong sa pagharap namin sa realidad ng buhay dito sa Canada. By the way guys, we are far from perfect. Kung ano man yung good things na na-experience namin and naging okay, sinishare po namin para magawa rin ng iba, mangyari din sa iba. So for today's video, magsishare po ako ng 5 lessons na aming natutunan sa realidad ng buhay dito sa Canada bilang mga bagong salta sa Canada. Number 1, buy less, avoid installments. Sa totoo lang guys, pagka dumating kayo dito sa Canada, napaka-overwhelming na ang dami talaga ninyong gustong bilhin dahil sa yung mga gamit ninyo na iwan sa Pilipinas. And talagang basically siguro okay ang mamili ng mga damit kasi ultimo yung mga sweater dito ay iba po yung loob. Parang may balahibo siya. It's very match sa weather dito sa Canada. And ako pag hindi ako nakaganon sa winter, talagang malamig. So, nakakatulong talaga yung ganong klase ng damit. Guys, so, I understand din talaga na mapapashopping yung mga ibang tao dito, mga bagong dating. Bawat buwan, pwede tayong mag-set aside ng budget for shopping. Pinaka-application ng sinasabi ko po na buy less, avoid installments. Unang ma-example ko po dito ay ang sasakyan. For me, ang sasakyan po, necessity dito sa Canada. Siguro kung nasa BC at maganda ang transportation ng iyong location, pwede na hindi ka na kumuha ng sasakyan. Preference pa rin talaga ng tao kung ayun, maraming anak, may baby. Para sa akin, I would suggest na bumili ng used car. Yung ginawa po namin, hindi po kami kumuha ng brand new car or installment car. And guys, sasabihin ko po talaga sa inyo, naging magaan yung finances namin na wala kaming binabayaran sa sasakyan. Ang ginawa po namin, one-time payment ang sasakyan. Kumuha kami ng used car. Hindi po siya mahal. Talagang murang-mura lang po. Below 100,000 ang price niya. Talagang nilagyan namin siya ng budget na magkaroon kami ng sasakyan. Dahil naabisuhan din kami ng mga kamag-anak dito sa Canada na lalo na family po kami. Mahirap talaga pag winter. Pagka ang tindi ng weather, matindi ang lamig at ang buhos ng snow, talagang hindi siya comfortable. Na-convince kami na kailangan namin na mag-set aside ng budget for the car sa simula't simula pa lang. And then, bumili kami ng sasakyan dito. And then, used car. As I said, 100,000 lang yung price niya. And one-time payment. Guys, marami yung na-overlook itong part ng car insurance. So dito guys, kaya ko namamagnify ang car insurance dahil mahal ang car insurance dito sa Canada. Lalong-lalo na kung kayo po ay newcomer. Dahil po wala pa tayong Canadian driving experience dito. So mataas ang ibibigay nila na car insurance sa atin. At monthly po ang bayaran doon. Monthly po. So siguro pwedeng ma-bend kung bi-weekly or ano. Pero what I'm saying is, magiging regular payment po ito na babayaran natin. Maging planchado at least yung 1 year. Paid na ang sasakyan with one-time payment and paid na rin ang insurance. Pero again guys, magiging magaan talaga ang ating expenses kung nakapaglaan na tayo ng budget ahead of time para sa sasakyan. Thank you.
And then, another popular installment din po dito sa Canada as newcomer ay ang cellphone. I understand guys, kung gusto niyo talaga ng bagong cellphone or may budget kayo, talagang nasa kanya-kanya pa rin preferences ito guys. I don't say na ito talagang dapat gawin ng lahat. So, nasa kanya-kanyang preferences pa rin ito. Kung may budget po kayo, why not? At gusto niyo talaga, yung talaga makakapagpasaya sa atin, why not? Pero sa mga tight po ang budget, kami po, hindi po kami bumili ng brand new phone for installment dahil po dito sa Canada, kilala po ang Canada for having a notorious phone plans. So, babayaran mo yung phone, meron ka rin monthly bills sa iyong data, mas mataas ang babayaran po natin ng monthly expenses dito. And for a high-end phone or mga popular at latest na phone, it will range from probably 150, 175, 200. So, nasa kanya-kanyang promo dahil may mga promotion din po from time to time. So, what I'm saying is guys, malaking chunk of money pa rin ang mapupunta doon kung naka-installment kayo. So, kami po, ang ginawa namin, hindi kami kumuha ng phone kung ano yung dala-dala naming phone at nandito pa rin siya. Yung aking unang-unang phone, iyan pa rin ang ginamit namin. Kumuha lang kami ng SIM card. $25 lang yung monthly na binabayaran ko dito for a data kasi importante din po ito, ang communication. So, since walang landline dito, wala kaming landline noon. So, dito lang kami nagko-communicate ni husband kung susundin na niya ako sa train kasi nagte-train po ako noon and then sa baba ng train yun, naghihintay na sila. Although, pwede naman talagang lakarin. 2 minutes, nasa bahay na ako pero dahil sa malamig at meron akong condition noon, kailangan nila akong sundin. Tsaka gusto ko din talaga mapasundo. Pagod na tayo sa work. So sa amin po, naging magaan ang aming monthly expenses dahil konti lang yung nadagdag sa aming monthly expenses sa aming phone. $25 o sabi natin 50 kasi times 2. So versus sa ranging 300 to 400 na chunk of money na i-add natin sa monthly expenses natin, which is mabigat po yun kasi pwede na yun pang budget ng pagkain. So ayun guys, buy less, avoid installment. Para sa akin talaga, kung gusto nyo pong maging maluwag ang finances ninyo, basic needs lang yung maging monthly expenses natin. I-avoid natin yung mga installment muna, lalong-lalo na kung student po at tight talaga ang budget. So hindi naman ito forever. Pag makaluwag-luwag na tayo, dalawa na yung nagpo-full-time, eh pwede na po nating bilhin yung mga gusto nating bilhin. So for the meantime talaga, sa pagpasok sa Canada as newcomer, pati yung finances mag-a-adjust for the meantime. Number 2, learning Canadian social etiquette. Maraming times ko na rin na nakwento na nung pagdating namin dito, very friendly ang mga tao, humingiti sa amin, and nagulat kami na parang ibang mundo kasi nga dahil kahit hindi mo nga kilala, ngingitian ka and magbabati sa'yo ng good morning, hi, hello. As a newcomer, you would want also to create a positive impact sa community. So, pwede nating matutunan din po yung mag-greet sa mga tao. Pero there are times kasi na you have to make eye contact muna or tumingin sa tao kung okay siya na magbatian kayo. Kasi ako personally ganun eh. Titingnan ko muna. Tapos pag tumingin siya, tsaka ako mag-greet. Kasi syempre, mag-greet ka, hindi naman siya nakatingin. So, yun. As a newcomer, as I said, maganda yung mag-create din tayo ng positive impact. Hindi mo alam kasi na mamaya maging boss mo pala siya. Mamaya makasama mo sa new work. So, ganun lang. Dahil yung pag-greet, talagang kilala na ito sa Canada na very friendly yung mga tao and you want to adapt din yung ganong practice as newcomer. And then another thing din, ang pagsasabi ng sorry and please, talagang very commonly used ang mga words na po na yan. It's a good practice din na maging aware tayo sa mga ganong words at ma-practice din natin. And then dito rin po sa Canada, uso ang tip. So 15 to 20%, depende rin kung ano na lang ang budget ninyo. So ayun, nagtitip din po dito. And ang isa sa mga natutunan din namin, Canadians are very respectful sa line, sa queuing. Na kwento ko na before sa aking vlog dahil yung naging first work ko po ay 90% Canadians. Talagang Canadians yung customers namin. And very excited ako kasi gusto ko talaga din na makatrabaho, magkaroon ng direct interaction sa kanila. Dahil nga, uhaw din ako kung ano yung pwede kong ma-adapt at matutunan as newcomer. So yun, napansin ko nga din,
dun sa lines, very respectful sila, hindi talaga sila sisingit, at hindi sila nag-uunahan. So minsan, kailangan mo pa silang tawagin kasi it's their turn na. Pero ayun, hindi po talaga sila yung nag-uunahan at talagang they wait patiently for their turn. Naalala ko nga pagka sa grocery, dun ko din madalas nagagamit ang sorry. So ako naman, natutuwa rin ako kasing gamitin ang sorry. And ayun, as a newcomer, inadapt na rin talaga din namin yon. Kaya importante na yun, ma-adapt din natin kasi maganda naman siya and it creates a positive vibe sa community, di ba? Next, number 3, less expectation. So, dito po sa Canada, malaki ang chance na magiging iba yung buhay natin. Compare sa Pilipinas, may iba naman na okay ka agad. So, iba-iba pa rin bawat tao ang pwede maging experience. Pero maganda po from the very start, ito yung isa sa mga naging lesson din namin at na-practice namin na less expectation sa mga bagay-bagay. I remember nung nag-work ako, masaya naman ako, talagang I know na magsisimula ako sa blue-collar job, minimum job, and I'm proud kasi marami po ako natutunan sa trabaho na yon and na-enjoy ko talaga, especially yung food na 50% kami doon. So, kinain ko talaga lahat ng Canadian na menus doon. Tikma ko na lahat. So, shout out sa mga Pinoy cook namin doon. So, mga Pinoy pa rin po yung nagluluto doon and I'm very proud kasi sa bawat department doon po sa aking naging workplace ay Pinoy po ang manager or Pinoy ang bisor. Kaya kilala talaga ang Pinoy sa magandang magtrabaho at kadalasan talaga maraming nakakuha ng magandang posisyon. So yun, going back, so nag-work ako and then talagang I put my heart, nagtrabaho ako ng very dedicated. Pinakita ko talaga yung best ko. And then, may one time, this is not normal sa mga ibang grocery na napansin ko rin. May time kasi na tutulungan mo yung customer sa pushcart niya. So, ihahatid mo. Ikaw magtutulak ng pushcart. So, one time, kahit hindi yun ang work ko, ginawa ko yun. Kasi wala namang talagang problema kung ano yung pwede kong matulong dahil fast pace, busy time. So, ginawa ko, tinulungan ko yung isang customer. And actually, family sila. And they are Asian. So, family of 5, I guess. Yun, tapos may mga kids. And then, nung hinatid ko na sila sa kanilang family van, marami silang pinamili. And may mga milk. Alam naman natin dito, 4 liters. Ang mga milk talagang galon-galon. Pagdating namin dun sa parking lot, dun kasi inopen na nila yung compartment. So, nilagay ko na isa-isa. And then, siguro nag-expect lang ako na tutulungan ako. So, kasi siguro for the longest time na pag-work ko doon, lahat ng naging customers namin, kahit mommies, all the Canadians actually, para mapabilis, tutulungan kanila. Kasi again, hindi po ito yung normal sa ibang mga grocery dito sa Canada. Pero doon sa Walmart and Superstore, ikaw ang magbabag. May self-checkout, kahit na pumunta ka sa cashier, ikaw rin ang magbabag ng mga pinamili mo. Dito sa work ko, ihahatid mo sila sa parking lot, lalo na kung maraming dinala. So yun, tinulungan ko sila and nag-expect lang siguro ako na para mapabilis, tutulong din sila. Kasi marami, marami talaga, punong-puno yung pushcart. Kasi family of 5. And then, nagulat ako talagang sabi ng husband na, I will hold this for you, yung pushcart. Pero there's some point na na-awkward daw kasi yun yung time na lahat sila nakapos, nakatingin sa akin. And hindi ko naman kasi kayang mabuhat ng dalawang kamay. Hindi ko din talaga kaya. Maliit lang po ako na tao. Feeling ko ang tagal ng oras na yon kasi sa paglalagay sa compartment. So, nung time na yun, parang bigla ako na-struck na parang bigla akong nahiya na ginagawa ko to sa Canada. I don't know, for that specific situation na nanonood sila sa akin habang isa-isa mo na nilalagay yung mga gamit nila, mga pinamili na, na sobrang dami at nanonood lang sila. So parang natawa ko doon. Nagulat lang ako. Pero madali naman ako nakabalik kasi naging back to motivation pa rin ako kung bakit ba kami nag-Canada. So okay naman, naging okay naman. So, yun lang talaga. May darating ang time na bigla na lang
mag-struck yung feeling na ginagawa ko to dito sa Canada, sa Pilipinas, hindi. So, yun lang. Pero, of course, those are experiences na marami pa rin tayong pwedeng matutunan. And very grateful ako sa naging experience ko na yon sa unang-unang work ko. Sa work experience naman ni husband, dapat din ipapasok ko siya dun sa work ko, pero ibang department. Pero yun, nag-giveaway lang talaga na makapasok agad siya sa industry kasi hindi rin namin din talaga na-expect nung una na agad-agad na ganun kabilis na makakapasok siya sa industry. So yun lang talaga na kapag less yung expectation mo, mas madaling mag-adjust. Kung naging positive, edi masaya. Kasi kesa yung mataas expectation tapos hindi nangyari, so madadown ka and then kind of magiging unmotivated sa mga bagay-bagay sa Canada. So, yun lang din talaga. Less expectation, I could say. Yun yung isa sa mga mabigat na lesson din namin. Next, number 4, work hard, work extra mile. Isa ito sa mga natutunan namin. And actually, si husband, ganun talaga siya magtrabaho. He's always doing an extra sa kanyang work. God's grace sa amin po, naging favorable naman ng mga bagay-bagay. So, by the way guys, medyo lumulubog na yung araw, kaya medyo nagbago tayo ng settings. So, gusto ko lang din i-share guys yung about sa work hard, work extra mile sa experience ni husband as international student na nakapag-part-time and nag-full-time. So, sa kanyang experience naman po ay naging positive dahil yung naging part-time job niya, talagang nung na-hire siya, naka-designate na talaga na mag-full-time siya kasi full-time talaga yung hinahanap. So, in a miraculous way, nag-giveaway po na hintayin siya ng ilang buwan at makapag-full-time. All glory to God, nakakuha po siya ng magandang posisyon and para kasi yun talaga sa full-time, so hindi siya sa part-time. In return po, ginalingan niya sa trabaho niya and nagtrabaho siya ng maayos and nag-extra mile, sa totoo lang, nag-extra mile po siya. Surprisingly na makahanap ng talagang nagwa-value ng hard work na employer ay nakahanap po ng ganun si husband. So sa totoo lang guys, hindi kayo maniniwala na sa bawat milestone ng buhay namin. Parang kaibigan kasi naging yung approach lagi ng kanyang pinaka-manager. So, yung mismong humahawak sa kanya. So, sometimes gusto niya talaga yung direkta siya sa boss na mag-work yung pinaka-talagang area manager. Area manager nga ba tawag? Basta higher position na po. So, very, very high position na. So, nakakatuwa na matumbasan din ng gratitude ng company yung ginagawang hard work. Maniniwala kayo guys, yung mga bawat milestone nga namin dito sa Canada nung kumuha kami ng sasakyan, sinunod din ng boss niya yung increase niya. Nung nag-housing loan na po kami, nagkaroon po ulit siya ng increase. And guys, hindi siya na instant po. Yun lang po talaga din masasabi ko. Na in return, bago po mangyari yun, may gagawin po tayo. Meron talagang effort po na gagawin. Na kapag nag-work hard tayo, malaki yung chance na in return, matatanggap din natin ang what is really meant for us or ano ba yung mas deserving natin sa ating trabaho. So, guys, this is not to brag anything. Kinishare ko po ito para pwede nyo rin pong gawin and hoping na ganun din po yung mangyari sa inyo. Masuklian din yung trabaho na ginagawa natin. And guys, yung mga paghihirap naman in due time, makukuha din natin what we really deserve. Matatanggap din natin. And actually, guys, sa group na hinahandle ko din po as an admin. So, meron po tayong group sa Facebook. May isang nag-share after na ganun yung scenario niya. Sometimes, hindi siya masaya. Pero, magtrabaho na para bang si Lord yung master din, yung boss na. So, ginawa niya yun. And then, kulat siya na ino-offeran siya ng LMIA ng kusa. Hindi niya tinanong, hindi niya inopen. So, may mga ganung blessings po talaga. Kung papakita natin na nagtatrabaho tayo ng maayos and ginagalingan natin, meron at meron pong balik.
And then number 5, familiarize yourself with PR plans. Dito guys sa Canada, sometimes it's tedious ang immigration, paiba-iba ng policy. Kaya maganda pa lang talaga na from the start, kung nagbabalak na pumunta, ay dapat kahit papano alam nyo na po yung pathway na pwede nyong applyan. I would really suggest na bago pa kayo pumunta dito sa Canada or mag-start ng application, mag-gauge na ninyo kung ano yung PR pathway para sa inyo. Dahil po importante din talaga ito dahil ito yung magsiseal ng ating permanency dito sa Canada. Dahil po in reality, hindi lang dahil makarating tayo dito sa Canada, end of story na. Sa totoo lang po, dun pala mag-start ang journey natin. At ipaglalaban natin na maging permanent dito sa Canada. Especially kung student po na hindi madali yung pag-a-apply, hindi madali na mag-student, and having the limited number of hours to work ay talagang mahirap pagsabayan ng mga expenses. I do understand that. So, gusto mo na makita yung end point ng magiging journey natin, di ba? So, pag-aralan po natin ang mga PR plans, bawat provinces, iba-iba ito ng policy. So, kung pupunta po kayo sa isang provinces, it's best na simulan na ninyong basahin ang immigration requirements ng province na yon. Dahil po, yun po mag-guide sa inyo. And especially, guys, one thing na gusto ko rin na i-share sa inyo at i-highlight sa inyo na importante ang pagpili ng province. So, may gagawin akong next na video patungkol dito, patungkol sa paglipat sa ibang provinces. Is this the right move? Stay tuned on our channel. At guys, singit ko na lang, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR, immigration topics, and life here in Canada. Sure. Gusto ko din sabihin na ang PR application, most of the time, this is employer-driven. Kung makakuha po kayo ng work na eligible for PR, yun po magi-giveaway sa atin para makapag-apply ng PR. So guys, again, not all jobs here in Canada ay pwede po sa PR. Kung makakapili po kayo ng province na makakapag-penetrate kayo sa in-demand job doon, this will give you a good fighting chance for your PR application. So, it's really a vital part ang pagpili ng province. So, again guys, importante na malaman natin ang mga in-demand job dahil po most of the time, ang immigration, ang PR application ay employer-driven. So, ayun guys, congratulations sa mga nakarating na dito sa Canada. Meron nga ako nakakausap nito mga nakarang araw at nakarating na sila dito sa Canada. It's a nice feeling din na mabalitaan ka, mabalikan ka, makabasa sa kanila ng mga positive words patungkol sa kanilang journey at naging part ka. So, ayun guys. Thank you guys for watching this video. Kung nakatulong po sa inyong ating video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Take care guys. I'll see you on my next video. Goodbye for now. Top of the world, like nothing's ever gonna bring me down.